Magandang umaga, Pilipinas. May lakad ka ba sa mga susunod na araw? Aba, para handa ka sa magiging ilagay ng panahon, silipin natin yung nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Sa mga pupunta dito sa Mines View Park sa bahagi nitong Baguio City, inaasahan naman nating makikiayon sa inyo ang panahon. Mayroon pa rin naman tsansa ng mga pag-ulan, subalit yan po ay mga pulu-pulu lamang ang ating temperatura. Pagitan po yan ng 16 hanggang sa 25 degrees Celsius. Sa mga pupunta naman sa National Museum kung saan libre na yung pagpasok dito sa atin sa Kamaynilaan, inaasahan nating bukas itong pag-iral nitong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Pero kung isi-schedule nyo yan sa araw ng Linggo hanggang sa araw ng Lunes, huwag kalilimutang magdala ng payong dahil maulap na kalangitan yung ating inaasahang iiral at narin na yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Kung ang destinasyon nyo naman ay yung Magellan's Cross, sa bahagi nitong Cebu, inaasahan naman natin itong maulang panahon. Huwag lamang kalilimutan na magdala ng proteksyon, panangga po yan sa mga tsansa ng pag-ulan. Temperatura natin between 25 po yan hanggang sa 31 degrees Celsius. Kung nais mo namang makiselfie muna sa Mount Apo, dahil nga bawal pa itong akyatin sa ngayon, inaasahan natin sa Metro Davao itong tsansa ng maulap na kalangitan na siyang magdadala nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Gayunman pagpasok nitong araw ng Linggo hanggang sa araw ng Lunes, inaasahan natin magsisimula na yung pangkalahatang maaliwalas na panahon. At panghuli na lamang natin sa Zamboanga City, kung excited ka nang bumili noong mga makakulay na malong, inaasahan naman natin na bukas huwag mo lamang kalilimutang magdala noong mga panangga sa tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Pagsapit naman itong araw ng Linggo hanggang sa araw ng Lunes, magbabalik na yung generally fair weather condition. Ang ating temperatura between 24 po yan hanggang sa 33 degrees Celsius. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang. Mga kaibigan. At katrabaho. Si Obama. At ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa mga nakabakasyon naman, narito yung magiging ilagay ng panahon sa mga tourist destinations sa Pilipinas. Dito sa bahagi ng Vigan hangang sa may Banawe, Anilao, Puerto Galera, pati na rin sa Taal, gayon din sa Naga City, El Nido at hanggang sa Boracay, good news sa ating mga bakasyonista dahil inaasahan natin na hindi kayo bibiguin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Gayunman kung ang inyong destinasyon ay dito sa may bahagi ng Camiguin, huwag lamang kalilimutan na magdala ng panangga sa tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At bago po tayo magtapos, pabati muna dito sa bravest girl ng Cebu na si Rice Pilingon at sa kanyang mga magulang na sina Emmy Green at Arnold na kaagapay niya sa kanyang mabilis na paggaling. Happy viewing po sa inyo and God bless you. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga po sa inyong lahat.